Mabuti naman at pinalabas na kayo. Oo, pasensya ka na at naabala pa kita, Yagi. Kaya lang ang iniisip ko baka kung napano na ang paghahanda ng bata. Tosig naman. Nung lumalabas kasi, wala akong naitulong sa kanya ngayon. Huwag kayo mag-alala sa kanya, ipo pa. Habang nagpapahinga kayo sa ospital, ginagawa pa rin niya lahat ang isa yung binili ninyo sa kanya. Tuloy na po kayo sa loob. Nakapasok na kanina si Bonsai. Sige. Andito na raw sa loob. Ngayon ko lang malalaman kung anong itsura niya. Alam kaya siya rito? Ah. Ayun siya. Siya yung nakatayo doon, di ba? Ganun pala itsura niya. Akala ko kasi nakakasindak ang mukha niya. Palagay ko lang, ganun din ang iisipin niya pag nakita ka niya. Ayun siya. Ayun. Huwag ka masindak. Walang pinagkaibang katawan niya sa katawan mo. Opo. Tapos na ako dito. Salamat ha. Walang problema yun, Tol. Bukas na laban mo, di ba? Hindi ba mas mabuti yung magpahinga ka na lang ngayong gabi? Ganun ba talaga ka lang kasi makakalaban mo bukas? Tingin ko malakas siya. Kahit mapuruan ko siguro, hindi babagsak. Kahit mapuruan mo siya ng suntok mo, hindi babagsak? Hindi siya babagsak sa isang suntok lang. Ang ganda ng hugis ng mga muscle niya sa katawan. Kapag may stamina ng isang boksingero, mas mabilis rin siyang nakaka-recover kahit mapuruan ko siya. Kung hindi ko agad masusundan, delikado ako. Kailangan makasuntok ka bago ka masuntok. Umaatake may depensa. May depensa pero nakaabang lang para umatake. Hindi ko dapat paghiwalay ng depensa at depensa ko. Dapat magkasabay! Anong nakita ko ngayon? Hindi siya ganyan gumalaw dati. Walang panalang palakasas! Yun ang babawi sa tatos siya, okay? Delikado ang lagay natin dito. Hindi malaga sa akin kung main event ka o hindi, Masaru. Basta huwag mong kakalimutan na nanonood ako at sumusuporta sa'yo. Galingan mo, Masaru! Tumatabi agad yung ahas! Wala akong pakialam kung asa o kung ano pa. Wala akong kinakatakutan ngayon. Nanonood si Tomiko. Umaasang mananalo ako! Back! Down! Ang lakas mo! Palaga! Magaling ka pala! Ang nanalo, si Awaki! Pwede ang laban niya. Panalo ko, pre. Ikaw naman. Oo. Ang lalaki, kapag meron siyang inspirasyon, nag-iba siya. Parang nilalabas niyang higit pa sa talagang kaya niya. Naiintindihan kita dyan, Aoki. Ganyan din ang pakaraman niya. Kimura! Galingan mo, ah! Ang sarap talaga niya. Gusto ko knockout panalo mo, ha? May kasama. May ibang boyfriend? Nanalo na si Sir Aoki. Si Sir Kimura naman ang lumalaban ngayon. Pagkatapos niya, ako naman. Ah, kainis!
Nakakabigun talaga. Hindi ko pa rin malimutan. Kailangan kalmado. Kailangan manalo. Ano yun? Nagsisigaw ng mga tao. Nanalo na agad si Sir Kimura? Ano ba yan? Alam mong nakatan mo na yan ah! Sapa, talo ka na! Salawahan ka, Rico. Huwag ka magpapatalo! Kaya mo yan, Kimura! Lalo lang matatalo yan kapag nakita kayo magkakpay! Iba ako tapos! Ano ba yan oh? Pupo na naman! Iwas mo muna! Kaya napakataon mo! Tumahin kayo. Wala nang halagang buhay para sa akin ngayon. Wala na. Wala nang mahalaga sa akin. Wala nang mawawala sa akin. Ang nanalo, si Kimura. Ang galing mo talaga, Kimura. Kala ko matatalo siya dyan. Ang lungkot naman ang panalo niya. Kimura, congratulations! At ngayon, mag-uumpisa na ang 10-rounder na main event para sa gabing ito. Mag-uumpisa na din. Limang buwan na ang nakalipas. Parang ang tagal ko nang hindi nakakakyat sa ring dito sa Korakuen Hall. Parang ang tahimik ata. Baka ko konti lang ang nanonood. Ganun talaga. Wala akong magagawa. Ay, nilintay natin si Makaraki! Ikaw ang pinunta namin dito! Masyado kami nalungkot! Ang tabla mo na wala! Baliwala sa amin kung natalo ka dati! Basta pakitaan mo hindi kami niyan knockout! Pakinggan ninyo ang sigawan ng mga mananood dito! Kahit natalo siya sa huli niyang laban, talaga sikat pa rin siya! Makakabawi kaya siya ngayong gabi? Makikita ba natin uli ang panalo ni Ippo Makunouchi? Nakabalik ako dito. Sa limang buwan na nagdaan, maraming nagbago sa paligid ko. Pero the best pa rin talaga dito sa Korakuen Hall. Umakyat na lang rin si Makunouchi. Unang laban na to mula noong makatikim siya ng talo. Nakasalalay sa laban na to ang kanyang kinabukasan sa boxing. Huh? Galingan mo. Galingan mo. Kailangan manalo ka, Ippo. Seryoso ka naman kumanood, bata. Kasi kaibigan ko yung lumalaban eh. Sino po ba kayo? Kakilala niyo rin po ba si Ippo? Oo. Nagsusulat kasi ako sa isang sports magazine. Mukhang seryoso yung mukha ni Makunouchi na umakit siya sa ring, ha? Halatang halata na alam niya kung gaano ka-importante para sa kanyang laban na to. Siguradong hindi lang yun ang iniisip niya. Huh? Kasi si Ippo, ewan ko ba, parang may gagawin siyang ibang yun. Hindi po hindi naman niya ginagawa dati. Malalaman na lang natin yan sa laban. Kojo-san! Marinig ka. Hindi mo alam kung anong gagawin ng kalaban mo. Gamitin mo yung kaliwa mo para ma-obserban mo muna siya. Opo! Umpisa na ng unang round. Haya na sila. Papalapit sa isa't isa sa gitna ng ring. Mukhang orthodox lang ang forma niya. Paano kaya siya makipag-boxing? Pakiramdaman ko muna ng kaliwa ko. Biglang sumuntok si Panchay! Parang hinawin na yung kaliwa ni Makunouchi sa suntok na yun! Hoy! Masyado ba init ang ulo mo? Sobra ka naman! Wala ka mono! Makunouchi, bumawi ka sa kanya! Isang boksingero, kung makakaramdam ng baba daw, patanda siya sa kahit anong biglang ataking gagawin sa kanya. Nang huling reaksyon niya, isa lang ang dahilan dun. Matagal siyang minuto sa pag-iensayo. Grabe siya ngayon. Yung weigh-in namin. Hindi ganyan ang nakita ko. Natural yun. Boksingero rin siya. Ippo, ikutan mo muna siya. Layuan mo muna na sandali. Ganyan na talaga yung batang yan. Napapansin ko parang kinakailangan matamaan mo na siya bago niya maalala ang boksingero siya. Ayun na, mukhang naaalala na niya. Mukha na siyang boksingero. Sige, Ippo. Kamay ni Makunouchi. Kahit naharangan ang kalaban niya, napatras pa rin siya sa lakas.
Ayan talaga! Nagbalik na nga si Ippo Makunachi! Ayos! Atake na ako! Kaman ni Makunouchi, kahit naharangan ang kalaban niya, napatras pa rin sa lakas. Ayan talaga, nagbalik na nga si Ippo Makunouchi. Ayos, atake na ako. Umatake na si Makunouchi. Mukhang pinagbibigyan lang ni Makunouchi si Ponchay kanina. Hindi na nakayanan ni Ponchay. Ito na ako. Ginamit niya ang pang-faint ang balikat niya para si Mike Tyson sa kung umatake. Ayos na! Huwag mo nang pag-aralin ang kalaban mo, iho! Basta may pagkakataon, patumbahin mo na! Yeah! Mula sa baba ang suntok na yun! Mabupuruan na kita! Tignan natin ngayon kung anong tibay mo talaga! Kanan! Napaikot ang leeg ni Ponchay! Yung pakiramdam na naman na yun! Binali mo lang yung suntok ni Makunouchi? Panibay na pong sigero yan! Kainig ka dyan, Makunouchi! Sinabayan niya yung suntok mo ikot ng leg niya, gaya ng teknik ni dati. Si Makunouchi ngayon ang umaatras. Matatalo sa suntok ni Ponchay. Delikado rin ang mga suntok niya. Isang pagkakamali lang ni Makunouchi. Matatamaan siya! Huwag kang aatras, bata! Ano ka ba? Wala ka bang natutunan sa laban niyo ni dati? Oo nga pala. Dapat gaya nun, dumidikit ako. Sunod-sunod ng maikli! Nagsasagutan sila ngayon sa gitna ng ring. Sumasagot ang sunod-sunod na suntok si Makunouchi. Walang depensa sa baba niya. Sa katawan. Sa mukha naman. Isang right uppercut mula kay Makunouchi. Naramdaman ko yung tama niya. Kaya ko na to. Oh, matas na naman si Makunouchi. Huwag ka niduduwag yan. Ano ba? Laban! Grabe siya. Kahit anong gumatibay siya, hindi ko akalain ganito siyang katibay. Sobrang tibay niya. Pero, hindi na yun ang kinakatakutan ko sa kanya. Yung mga mata niya, malino na nagpapaiwating na kahit anong mangyari siya ang mananalo. Gaya ng mga mata nila, kitang-kita ang determinasyon. Dito nagtatapos ang unang round! Nakuha ni Ippo itong unang round, di ba? Oo, kaya lang parang hindi pa rin sumakakilos sa maayos. Malakas rin talaga yung Tay. Ippo! Hindi niya pinapansin yung mga malalakas mong suntok. Matibay na buksinero siya talaga. Ibali na kung mabay yung laban. Huwag mong piliting mapatumbag. Bigyan mo ng marami kahit hindi malakas. Ma? Napano ka? Ayos ka lang? Opo. Kojuzal! Hindi kailangan magmadali. Basta tamaan mo siya ng tamaan, bata. Akong bahala, Manong. Ha? Huh? Ikaw bahala? Dito sa round na to, mababagsakin ko na siya. Ha? Huh? Anong sabi mo? Narinig mo ba yun, Yagi? Opo, sabi niyo, pababagsakin na raw niya sa round na to. Si Makunouchi! Kanan ni Ponchay! Muntik na hindi makahilag kung si Makunouchi! Nalabagan siya! Nag-counter para hindi magamit ipo yung kaliwa niya! Siguro iniisip na matibay rin naman siya. Hindi siya basta-basta mapapabagsak kahit pareho silang magkatamaan. Matapang talaga ang batang yan. Ano bang binabalak mo iyo? Ba't mo nasabi yung kanina? Sumugod na naman! Delikado yan! Medyo pilit yung atake niya. Sa lapit niya, hindi siya pwede magkamali. Hindi. Mali pa yung timing. Magandang pinapakitang rhythm ni Ponchay. Ilagang ng ilag si Makunouchi. Malay depensa lang siya. Posig! Masyado pilit. Delikado ginagawa niya. Delikado nga yung lapit niya. Kaya lang napapaasa ako ng batang yan. Hindi naman siya basta nagsasabi na mapapatumban niya ang kalaban niya kung wala siyang dahilan. Mababasa mo kahit sa mukha niya, may kumpiyansa siya. May ipapakita siya sa atin.
Ang nakikita ko lang, hirap na hirap siya umilay sa mga suntok na kalaban niya. Ano to? Habang nagwi-weaving si Makunochi, sinasabayan niya ng malalakas na suntok. Hindi! Kailangan mas mabilis! Sabay ang ulo! Huh? Ano yun? Mabilis ang weight-shifting! Gamitin ang momentum! Bilal ang kaliwat kanan! Yan pala. Yan na nga. Ang nadiskubre mong teknik. Ang atake na nagmula sa American Boxing. Ang Tempsy Roll. Sunod na suntok na yun! Kahit na napakatibay pa niya, hindi na nakayanan! Man! Oo! Ano to? Mukhang tinigil na ng referee ang bilang! Hindi nilang papatuloy ang laban! Tapos ang laban! Technical knockout! Panalo si Makunochi! Yes! Sa una'y parang nahihirapan siya! Pero siya pa rin ang nanalo. Pagkatapos ang limang buwan, nakabalik na nga si Ippo Makunochi! Ippo! Isayagi! Ang galing na ginawa mo! Ang totoo, hindi ko alam kung makakaya ko. Ngayon ko lang kasi nasubukan sa gumagalaw na target, pero nagawa ko yung pinatano ko. Sa mismong laban mo sinubukan yung DMC roll na yun, ha? Ha? Huh? DMC? Oo. Oh. Matagal na rin yun. Kapanahunan lang namin yung makakaalala nun, Iho. Pero mamaya na yan, hinihintay ka na, oh. Opo. Jack DMC? 1920s na boksingero yun. Naging world champion na pinagkaguluhan sa buong Amerika. Heavyweight division, pero maliit lang si Dempsey. Ganun ang ginamit ng teknik para pabagsakin ng mga naglalakihan niyang kalaban. Tuloy-tuloy na weaving, parang number 8 na nakahiga ang sinusulat ng ulo niya. Tapos sasabihin niya yun ng malalakas na suntok. Nakita mo kung ano nangyari sa kalaban niya. Ah, kaya pala Dempsey rin ang tawag dun. Basta, kahit ano pa man ang tawag dun, basta nanalo si Ippo, sana tuloy-tuloy na yan. Ang huling katanungan, ano naman ang pinabalak mo mula ngayon, Makunochi? Ha? Pinabalak ko? Hindi ko alam. Basta inisip ko lang kasi, sana manalo ako ngayon. Di namin marinig! Ba't bubulong po nanalo ah! Gusto namin marinig, tatalunin mo yung champion! Oo ba? Shelto, talunan mo! Oh, Shelto! Pero ano din pala siya? Patawad, di ko na ulitin. Mukhang nanonood din pala dito ang shopping ng si Takeshi Sendo. Ha? Anong gagawin yan? Mukhang aakit ng ring ha. Ano balak mong gawin, Sendo? Wow! 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 Alay mo! Binigyan siya ng mikropono! Kakanta ba yan? Mamalay! Makunochi! Meron ka pang utang sa akin, kaya sinisingil na kita! Lumaba ka! Lalakas na lalaki! Sendo! Hinahabon ko sa laban? Sabi na umahamon sa'yo! Takoy mo, Makunochi! Sipagod ka naman! Ha? Makunochi! 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 Pumapayag ako! Sendo! Ayos na! Sendo, laban tayo
hindi ikaw. Pasensya na po. Hindi bali na. Kahit na tumanggi pa ako, hindi talaga maiwasan na magka-rematch kayo. Tara na! Opo! Makunod siya! Lakas mo talaga! Huwag kang papatalo kay Sendo! Basta laban mo, dito kami! Rider! Maraming pong salamat! Nakabalik na nga ako. Maraming salamat po. Wala talagang patawin sa pakiramdam ko nito ngayon. Maraming salamat po. Walang tatalo dito.